Let's Balas Pag-usapan nga natin itong quarterly tax return na to, yung 2551Q. Daming naguguluhan eh. Kailan ipapile? Saan ipapile? Ano due date? Ikaw, ang una mo dapat alalahanin dito, yung mga boxes. At ang boxes dito, sa ganito, kung mapapansin mo, ayan, lalapit ko. May number, katulad nito. Anong number yan? Number 5. O, ganyan ako magdi-discuss. Box 5, ano ilalagay mo? Okay? Umpisahan ko sa box 1. Okay? So, 2551Q. Box number 1. Ayun. Ano example niyan? Forda. Tapos meron calendar, may piskal. Ang pag-uusapan natin dito ay pang individual. Okay. Box number 1. Ang nakasulat ay calendar, piskal. So ang choices mo, calendar o piskal. Pag ikaw ay individual, ang i-check mo ay calendar. Okay, box number 1, check calendar. Maliwanag? Box number 2, year end. O di, ang year end, ang tinatanong dyan, yung first 2 spaces, lalagay mo 12. Representing December. December po yan. Okay? Ngayon, 2018 tayo ngayon. O, hindi lalagay mo dun sa next 4 spaces ay 2018. Naliwanag? Box number 3, quarter. Okay. Ngayon, ang quarter may 4. May nakalagay doon. First, yan po ay January 1 hanggang March 31. Second, yan po ay April 1 hanggang June 30. Third, yan po ay July 1 hanggang September 30. And fourth is October 1 hanggang December 31. Yung po ang equivalent ng first, ito yung quarter, first, second, third, and fourth quarter. Yun ang equivalent. Ngayon, pag-usapan natin yung due date. Okay. Sir, ano due date nito? Nakasulat ha, section 128, tax code. Ito daw babayaran yung first quarter ay sa April 25. Second quarter, babayaran mo ng July 25. Third quarter, babayaran mo ng October 25. Fourth quarter, babayaran mo ng January 25. Kung may babayaran ka. Pero sir, wala akong babayaran. No payment. Magpa-file ka pa rin ng 2550Q on or before this date. Yun ang ibig sabihin itong number 3. Tarantado. Number 3, napakaba ng explanation. Number 4, amended return. Box number 4. Isusulat mo, hindi yes. Ang check mo, yung no. Number of sheets attached. Ngayon, ginagamit ho itong number of sheet attached kung meron ho kayong annexes. Okay? Halimbawa, meron kayong 255 BIR form 2307. Kailangan ho ng schedule niyan. Okay? Kahit isa lang yan, kailangan nyo ng schedule requirements eh. So, may schedule kayo. Yun ang attachment number 1. Tapos, i-attach nyo mismo yung ito attachment number 1, i-attach nyo ngayon ito, attachment number 2.
So, ilalagay mo rito kung dalawa attachment, 1, 2. Lalagay mo 0, 2 kasi dalawa yung spaces. Kung halimbawa, 1,000 itong ganito mo, itong 2307 mo, at ito ay isa lang, o di lalagay mo ron, kulang na yung space, di ba? Ilalagay mo pa rin, 1,001. Magdadagdag ka rito. Okay? Part 2. Background information. Box number 6. O ilalagay mo yung TIN mo. Katulad ko, ang TIN ko is 1,2,9,5,9,6,2,30. Sir, kulang! Ha? Ang nakasulat dito, 12 spaces. Sa'yo is 9 lang. Dadagdagan mo ng 0, 0, 0. O di 12 na siya. Yung huling dalawang boxes do at tatlong spaces doon, ilalagay mo 0, 0, 0. Okay? RDO. O kung saan ka RDO? Katulad ko, RDO 39. Diba? RDO 39 ako. So, susulat mo 0, 39 sa box 7. Line of occupation. O itilagay mo tax specialista. Yan, doon sa box 6. Eh, sir, trader ako eh. Ano ilalagay ko? O itilagay mo trader. So, itong line of business or occupation, makikita nyo ho yan sa inyong COR. COR. Okay? Yung BIR form 2303. Nakasulat doon yung line of business nyo. Kopyahin nyo na lang. Okay? Tapos, name of taxpayer for individual. O, last name muna. O, katulad ko, last name. Buburahin ko nga ito. O, last name. O, Maestro. First name. O, Emelino. Ano pa nakasulat? Middle name. O, middle name. Hindi middle initial. Middle name. O, din kompleto. Tolentino. Okay. So, ganun. Yun ilalagay mo sa box 9. Telephone number. O, di sulat mo. Box number. Ano bang box number? 6. Ano ba to? Box number 10. O, edi ka. 02-921-6107. O, di para alam ng BIR na nasa Manila ka. Okay? Pero ang hinihingi lang ito, pwede mo siyang idagdag. Registered address. O, edi yung ano yung address mo? Yung nakasulat sa 2303 mo. Eh sir, lumipat na ako. Eh edi yung bagong address mo ilalagay mo rito. Ha? Kung lumipat ka, yung bagong address ay ilalagay mo. Eh sir, yung address, bago kong address saka yung COR magkaiba. Yung bago mong address ang ilalagay mo rito, ang tinatanong yung registered address mo currently. Availing 30, ano, zip code. O, zip code is i-google nyo kung hindi nyo alam yung zip code nyo. Halimbawa, zip code is 1108 para sa, para, hindi, 1103 pala para sa akin kung saan ako naka-address. Pag hindi nyo alam, i-google nyo. Are you availing item, box number 13, are you availing of tax relief under special law or international treaty? Hindi nyo che-checkan yung yes. Ang i-check nyo, yung no. Kung ayaw ng check, gawan nyo ng X. Okay? Check at X, pwede. If yes, specify. O, lalagay nyo ron, if yes, specify, not applicable. Okay? Or NA. Yung po, yung simpleng pag pipil up nung basic information. Ang tawag ko sa information ginawa natin, mga ka-tax, is, ang tawag ko dyan ay permanent info. Pag sinabing background ho kasi, permanent info ho yan. Part 1, usually ng lahat ng klase ng tax return. Okay? So, abangan po ninyo yung lecture ko sa iba pong mga tax returns. Okay? Maraming salamat. O, teka muna. Bili kayo nito, ha? At ini-invite ko kayo maging tax specialist ako para kumita ho kayo ng professional fee na ang rate ho ninyo ay rate ni Mr. Maestro, hindi yung rate na 500 pesos a month.
rate ni Mr. Maestro ni ETM. Huwag niyo kalimutang bumili nito. At sa lahat ho ng a-attend ng seminar ko na may bayad, bibigyan ko ho kayo nito. O bumili ho kayo nito para wala na hong bayad yung seminar. Yes! May libre ho akong ibenta. Huwag niyo kalimutan. BIR Open Cases.